안녕하세요. 안녕하세요. Good morning. 안녕하세요. magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kababayan, lalong-lalo na dito sa South Korea. Narito na naman po si KD, ang inyong kababayan, OFW, Teacher KD, upang mag-share sa inyo ng aking kaalaman sa Korean language. Okay? Aba, saglit pa lang po tayo ngayon eh, marami na kaagad po tayong viewers. So, narito na naman po ako. Ako po ay excited dahil meron po akong mga bagong ituturo sa inyo. At para po yan sa ating mga kababayan, sa inyong lahat na mga naririto sa South Korea, lalong-lalo na rin sa mga estudyante, mga nag-aaral ng Korean language. Grabe, ang dami na nagtitake ng Korean language. Libo-libo. Mga ilang thousand-thousand ba yun? Tapos konti lang ang pumapasa. Grabe talaga, ma'am. Talagang, kumbaga eh, butas ng karayom talaga ang dadaanan, ang dinadaanan, pinagdadaanan ng iba para lang makapasa, makapunta sa South Korea. At kapag ka nasa South Korea ka na, kailangan mo talagang patuloy pa rin na pinag-aaralan ang Korean language dahil hindi naman lang lahat ng ating natutunan o itinuro sa atin sa mga Korean language schools ay nai-apply natin o naririnig natin sa mga Koreano. Kaya, naririto po si KD, ang inyong lingkod, upang i-share ko sa inyo ang aking natutunan sa loob ng 11 years na pagiging OFW dito sa South Korea. Mga salita ng Koreano na hindi itinuro sa akin o hindi ko natutunan sa school. Okay? Pumasa po ako dyan sa EPS, Korean Language Test, 11 years ago, 2006. Tapos pagdating ko dito sa South Korea, ako ay nako-confuse madalas sa mga naririnig ko, sa mga salita ng mga Koreano. Kaya naman, ang ginawa ko noon ay araw-araw ako ay nagsusulat ng aking mga naririnig. Meron akong notebook. O kaya kapag hindi ko dala ang aking notebook, ay kung ano ang aking mapulot na papel, doon po ako nagsusulat. Kahit na ako'y habang nagtatrabaho, tapos nandyan yung Koreano, lumapit sa akin, may sinabi sa akin, o kaya may nag-uusap na Koreano, tapos pinakikinggan ko, ganun po ako ka-curious, ganun ako ka-eager na matuto yung aking desire para makaunawa ng salita ng mga Koreano ay talagang napaka lalim ng mga panahon na yun. Dahil naiintindihan ko na kailangan talaga ang makaunawa. Dahil kung hindi, ay mahihirapan talaga sa trabaho. Akin po munang sinishare ang ating video sa mga groups upang malaman po ng ating mga ibang mga kababayan na narito po. Nagbabalik si KD. At for the past few days, grabe, na-busy lang po kasi ako dahil meron po ako bisita na tumating dito kami. May bisita po kami. Bakit nga? Itong video ko ay meron din akong mission. Kaya
gumagawa ako ng mga video na ganito, meron din akong vested interest, okay? Isa sa mga aking vested interest, dahil ako po ay negosyante, ako po ay may binibentang produkto. Yan, tulad ng nakikita nyo ngayon. So, at the same time, sinishare ko ang aking knowledge para meron kayong nakukuhang value. Importante, ito talaga ang pinaka-ano ko. Kasi, kaya ako na-inspired na gumawa ng ganitong video, magturo. Dahil sa nakikita ko yung mga Pilipino sa trabaho noon pa, at saka naririnig ko pati sa mga ibang lahi na grabe sinisigawan, kahit na ako mismo na experience ko yung napagalitan, o kaya feeling ko napapahiya ako kapag hindi ko naintindihan. Tapos yung mga ibang kababayan natin na kapag kinakausap sila ng Koreano, yung hindi nila maintindihan, ang sinasabi na lang nila, mula, hindi ko alam. Kaya ang ginagawa nila ay nagtatawag na lang sila ng kapwa nila Pilipino para i-translate sa kanila yung mga salitang Koreano na sinasabi sa kanila. So, isa yun po sa aking mga goal na para ikaw, habang nagtatrabaho ka dito sa South Korea, ay hindi ka napapagalitan, hindi ka nasisigawan sa trabaho dahil hindi ka nakakaunawa, may sinasabi sa'yo, hindi mo mag-gets. Okay? Yun ang isa sa aking mga goal. Kaya, ang meron akong unique, kakaiba na pagtuturo na para sa akin ay simple lang. Simple lang. At simple dahil hindi ko isinasali ang Hangul. Ibig sabihin ng Hangul, yung Korean text. Kasi ako po'y naniniwala kapag ka ihahalo ko ang Korean text, magkukonsume po yun ng mas maraming oras. At saka mas maraming effort. Tapos pwedeng ma-confuse ang iba nating mga tagapanood. Okay po? Lalong-lalo na yung mga hindi nag-aral ng Korean language. Kaya, ang aking sistema or pattern ng pagtuturo ng Korean language ay ganito. Sa Roman, okay? Roman text. At nais ko pong ipaalala sa inyo o warningan kayo na huwag po kayo masyadong magbase sa aking spelling. Dahil sinasadya ko po yun, dahil sa ako po'y naniniwala rin na kapag ka sinunod natin ang Hangul, ay marami sa inyo ang mako-confuse. Lalong-lalo na yung mga hindi nakapag-aral po ng Korean language. Example, yung issoyo, ibig sabihin meron. Ano po? Issoyo. Pero ang totoong spelling po niyan sa Roman ay merong E. I-S-S-E-O. Y-O. So, kung hindi ka nakapag-aral ng Korean language, maaaring ang basa mo doon ay isyoyo. Okay? So, yun ang aking dahilan kung bakit hindi ko po sinusunod yung ayon sa pattern ng Hangul. Okay po mga kapatid, so ready na po ba kayo? Para po kayo ay matuto rin. Ito po ang sikreto mga kapatid. Para po kayo ay matuto rin ng mabilis sa salita ng mga Koreano, hindi naman kinakailangan na fluent ka.
Hindi po yun ang goal ko, na maging fluent ka, na maging katulad mo mismo yung mga Koreano, kung papaano sila magsalita, yung grammar nila, dapat perfect ka din. Hindi po yun ang goal ko. Okay? Eh kung ganun po ang goal ninyo, eh di mag-enroll na lang po kayo sa mga dyan, dito sa South Korea na ano, kumuha, o kaya kumuha kayo ng tutor nyo, bayaran nyo sila, okay? Mag-enroll kayo sa mga, yung mga topic na mga review, okay? Pero maganda po yun. Kung ang goal niyo ganun, edi nasa sa inyo po yun, mag-step up kayo sa ganung level. Pero ang sa atin po, dito sa level natin, ay level ng mga OFW. Okay? Para po maintindihan ninyo. Level ng mga nagtatrabaho sa factory tulad ko. Tulad mo. At tulad ng iba. Okay? Yan po ang level. Yan po ang level natin. Alright, mga kapatid. So, sana nandyan na po ang inyong mga ball pen at papel para isulat nyo po. At isa pang tip para mabilis na matuto ay dapat na inuulit-ulit. Inuulit-ulit, repeat or repetition. Rehearsal, sinasambit, hindi lang sa isip, kundi pati sa mga labi. Okay? Pag sinabi kong adjikto, kailangan sabihin mo rin, kahit na ikaw nag-iisa ka lang dyan, kung saan ka man ngayon, adjikto. Sabi mo, adjikto. Ibig sabihin, not yet. Not yet, or hindi pa. Adjikto. Adjikto. Isoyo. Adjikto isoyo. Or, hindi, I'm sorry. Hindi, not yet. Okay? Adjikto, ibig sabihin, until now. Until now. Okay? Nobody's perfect. Sabi nga nila. Until now, isoyo, meron. Okay? Adjikto, isoyo. Anong ginagawa mo ngayon, KD? Adjikto ilheyo. Adjikto ilhago isoyo. Until now, nagtatrabaho po ako. Until now, may ginagawa po ako. Ramon. Ramon. Ramon si. Ramon. Muhe? Anong ginagawa mo? Adjikto ilheyo. Hanggang ngayon, nagtatrabaho po ako. Okay? Hanggang ngayon. Adjikto. Until now. Okay? So, isulat niyo po yun. Adjikto. Until now. Isoyo. Ibig sabihin, meron. Pag kasing edad mo lang, iso. Adjikto. Iso. Meron po akong tawag. Adjikto isoyo. Okay? I'm sorry, meron po tumawag sa akin. Kasama ko sa aking work. So, adjikto isoyo. Oje. Oje anhanya. Oje anhanya. Sa trabaho, maririnig mo to. Oje kahapon. Oje, anhan niya? Hindi mo pa ba nagawa? Hindi mo ba nagawa kahapon? Okay. Anhan niya, hindi mo yung maririnig na itinuturo sa mga school. Ang sasabihin sa school, heyo, anheyo. Okay. Or hada, di ba? Ang root word is hada. To do. To do. Pero dito, ito yung informal form. Okay? Oje, anhanya? Or, oje, anheso? Ganon din yun ang ibig sabihin nun. Oje, anheso? Anhanguya? Ganon? Okay? Pare-pareho yun. Anhanguya?
anheso, anhanya. Oje is yesterday. Okay? Anoro. Anoro ibig sabihin inside or sa loob. Anoro. Anoro. I-play mo yung ano niya dyan. Ay, maghintay ka nga. Anoro, ibig sabihin inside. Okay? Mare. Mare. Ibig sabihin, sasabihin ko ba? Or sabihin ko? Mare. Mare. Mare? Okay, nag-uusap kayo ng Koreano. Tapos, halimbawa, sinabi niya sa'yo, gusto mo ba magtrabaho doon? Ganito, ganyan, ganyan. Sabi mo, sige. Oo, gusto ko. Sabi niya, mare? Mare? Ibig sabihin, sasabihin niya doon sa department na yon. Yun, mare. 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 Ang root word is mal. Ibig sabihin, to say. Okay? Mal. 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 Hanguk mal. Ayan, di ba? Language. Okay? Salitang Koreano. Hanguk mal. Hanguk, ibig sabihin, Korea. Mal is language. Mare. Mare. Si 24/7, 44,000 won lang. Bili ka na. Bili ka na. Okay. Cha makyo. Cha makyo. Ano ibig sabihin ng cha, mga kapatid? Dito. Hello to Jun, Alvaro, to Marcos. Cha makyo. Li Jana Daisy Tito. Kotse. Okay? So, traffic. Pag traffic, chamak yo. Okay na naman boses mo. Chamak yo. Traffic. Cha an mak yo. Hindi traffic. Okay? Chamak yo. Chamak yo. Traffic. Sadyanim, cesuanda, so ajik to bus, tago ikudunyo, jigumun, nomu cha makyo yo, okay? So, ano yung tumawag sa yun, sadyanim mo, sadyanim, ano, nasaan ka na ngayon? KD, jigung maudia, ilan na wa? KD, nasaan ka na ngayon? Hindi ka ba darating? Sadyanim, cesuanda, sadyanim, I'm sorry. 지금 아직도 bus tago ko dunyo? Hanggang ngayon, nakasakay po ako sa bus. Cha, nomu makyo. No. Okay? Napaka-traffic. Cha, makyo yo. 지금 cha, makyo yo. Joom itaga, nawayo. Okay? Mamaya ng konti, nandyan na po ako. Okay? Cha, makyo. Traffic. Cha ang makyo. Walang traffic or hindi traffic. Pale. Pale. Maganda pala itong damit. Na-injuro. Pare. Pare. Ibig sabihin, tapakan mo. Tapakan mo. Pare. Tapakan mo. Use your foot. Tapakan mo. Sonor or paloro. Paloro. Gamitin mo paa. Or sonoro. Gamitin ang kamay. Okay? Sonoro. Sonoro. Kamay. Gamitin ang kamay. Paloro. Gamitin ang paa. Okay? Pare. Gamitin mo paa. Okay? Pare at saka pal. Paloro. Yan, pareho po yan. Nung nakaraan sa trabaho ko, sabi sa akin ng Koreano, meron siyang
hawak na dalawang klase ng tela. Pareho ng kulay. Tapos gusto niyang malaman kasi medyo malabo na yung mata niya. Gumagamit na nga siya ng eyeglasses. Gusto niya malaman kung alin ang mas malinis sa dalawa. So, ang tanong niya sa akin, Odi kekothe boyo. Odi kekothe boyo. Alin, sabi niya, alin ang mukhang malinis? Okay? Alin ang mukhang malinis? Odi kekothe boyo. Alin ang mukhang malinis? Okay? Odi kekothe boyo. Tapos, kanina naman, sa trabaho ko, kasi kumain ako, nag-lunch. Before ako mag-lunch, hindi ako makapag-lunch. Kasi, walang gumagalaw yung makina ko, walang papalit sa akin. So, ang ginawa ko, in-stop ko yung makina ko. Pero, dapat doon tuloy-tuloy. Kaya, in-stop ko, tapos, umakit ako sa canteen para kumain. Tapos pagbaba ko, tinanong ako ng sadyang nim. Sabi niya, Jungyul, munje iso? Sabi niya, Jungyul, munje iso? Yung Jungyul, yung makina ko, Jungyul. Munje iso? Sabi niya, may problema ba? Munje, ibig sabihin, problema. Iso? Isso, may o meron ba? May problema ba? Munji isso, may problema ba? Sabi ko, anyo, munje opsoyo. Munje opsoyo. Pag tinanong ka, munji isso, meron ba problema? Pag narinig mo munje, ibig sabihin problema. Munje isso, sagot mo, anyo? Kung walang problema, sabi mo anyo, munje opsoyo. Or kahit na walang anyo, sabi mo lang munje opsoyo. Munje opso. Opsumnida. Okay? Pag kasing edad mo lang, munje opso. No problem. Tama po ba yun, mga kapatid? So, munje. Eto, kanina naman. Kanina din. Sabi ng pumunta kasi ako sa isang department para kunin yung forklift. Ang tawag doon, chikitsa. Tapos, hindi ko makuha dahil ginagamit ng Koreano. Sabi niya, KD, mag-antay ka. So, inaantay ko. Hanggang sa matapos siyang gamitin yung forklift. Tapos, nung matapos siya, sabi, huminto siya sa harap ko, sabi niya, kaku ka. Okay? Akala ko nga, gago ka. Diba? Kung iisipin mo, parang ganun. Pero, parang ganun lang. Pero, kaku ka. Ibig sabihin, kunin mo na. Okay? Kaku ka. Kaku ka. Kunin mo na. Ibig sabihin, kunin mo na. Kakuka. Okay? Kakwa. Kajuga. Iba-ibang ano nila. Iba-ibang salita nila sa ganong salita. Kajuga. Kakwa. Kajua. Kakuka. Okay? So, yan. Maraming style ng words sa kanila. Tapos, may lapit sa'yo. Tulad sa akin, may lumapit sa akin. Gusto niya malaman kung okay ba yung gawa na yon or reject. So, tinanong niya ako, Igo, kenchanang goji. Igo, kenchanang goji. KD, Igo, kenchanang goji.
Kung sa formal, igo, igo son, di ba? Igo son. Meron pa mga son son, igo or igo nun. Igo son. Or igo rule. Ganon, di ba? Mga ganong pattern ng Korean language. Igo son, kenchan sumnika? Sa ganon, pag sa school, ganon. Kenchan ayo? Mga ganon. Okay? Pero, sa actual, maririnig mo, ganitong pattern. Igo, kenchan ang goji? Kenchan ang goji? Igo, kenchan ah? Kenchan ang goji? Igo, ito, okay. Tama ba? Okay ba ito? Yun ang ibig sabihin nun. Ang translation nun. Ito, okay to no? Gumana yun, yan. Igo, kenchan ang goji? Ito, okay to no? Lily, okay to no? Ayos to no? Hindi ito reject no? Okay? Yun. Igo, kenchan ang goji? Yun. Ganun ang ibig sabihin na. Okay? Kanina rin. Sabi sa akin, yan muna ang gawin mo. Yan muna ang gawin mo. Kugo, munjo, he. Kugo, munjo, he. Kugo, yan. Munjo, muna. He, gawin. Kugo, munjo, he. Or kugo, munjo, haseyo. Yan. Kugo, munjo. Kugo, munjo, haseyo. May mga singit-singit. Isisingit ko. Okay. So, are you learning? Say yes. Itaas ang mga kamay. Okay? So, sabihin mo, tanong ko sa'yo, are you learning? Anong sagot nyo? Yes. Or, tangyo na ji. Tangyo neyo. Of course. Yeah. Of course, Songsen-nim. KD. Of course, Teacher KD. We are learning. May natututunan po kami. Okay? Tangyo na ji. Tangyoneo. Or tangyon. Of course. Ibig sabihin niya, of course. Kanina rin, narinig ko sa company na kinakausap yung kasama kong ibang lahi. Ang sabi sa kanya, itaga tashi hambon. Itaga tashi hambon. Bakit sinabi yun ng Koreano? Kasi ang ginagawa nun, meron siyang sinusukat. Sinukat niya, tapos sinabi niya sa Koreano yung sukat. Tapos sabi ng Koreano, itaga tashi hambon. Ibig sabihin, mamaya ulitin mo. Isang beses pa. Okay? Halika dito kay Papa. Gusto mo kay Papa? Come here. Come here. Come. Come to Papa. Tangyo na ji. Itaga tashi hambon. Mamaya ng konti, ulitin mo. Itaga or mamaya. Tashi, ulit. Hambon, ulitin mo. Yan. So, ayan. Ayan, mga ano ito sa inyo. Ito, naman, balikan natin. Mekju? Mekju, ibig sabihin ng mekju? Beer. Mekju masyo. Mekju masyo? Kidi, mekju masyo? Anya. Chorol, good boy yo. Mekju amasyo yo. Sabi ko, ako, good boy po ako, hindi po ako umiinom ng beer. Okay? Mikjo amasyo.
kung uminom ka ng beer, medyo masyo yo. Medyo masyo. Kung hindi ka umiinom, medyo an masyo. Lagyan mo ng an. A-N. Alright? Medyo an masyo. Anjon jail. Ito, common ito sa ano. Pero importante, kaya po binabanggit natin. Ibig sabihin, safety first. Always think of safety when going to your workplace. Isipin ng sapatos, kailangan safety shoes. Kung trabaho ay mabigat, mahirap, madulas, isipin nyo, mga bagay na yun. Ano pa, headgear, mga salamin, or for eye protection, ayan, isipin nyo lahat ng mga bagay na yun. Tingin-tingin sa paligid, baka may biglang mahulog, bumagsak. Okay, so safety first. Koya. Sabi ng koya, ay, KD, taga saan ka? Saan ka sa Pilipinas? Ako po ay taga Taguig. So, yun ang aking koyang. Yun ang aking hometown. Ibig sabihin ng koyang ay hometown. Are you learning? So, koyang. Kung ikaw ay taga Seoul, Koreano ka, diyan ka pinanganak sa Seoul, so, Seoul si ang koyang mo. Okay? Seoul si. Tekbe. Tekbe. Ibig sabihin ng tekbe, padala. Kung halimbawa, bumili ka ng C24/7 kay KD, itetekbe ko sa'yo yun. Okay? Ipapadala ko sa'yo yun. Tekbe, padala. Okay? Tekbe. Tekbe. Delivery. Tekbe. Miguk. Miguk. Ibig sabihin ng miguk, miguk americano. Okay. Miguk US, USA. Okay. Migugin americano, yung mga nakatira sa USA. Ayan. Shikol. Shikol nung last week, may isang araw na absent yung sadyang nim namin. Tinanong ko sa aming bujang, nasaan ang sadyang nim? Sabi niya, nasa Shikol daw. Shikol. Ibig sabihin yung sa probinsya nila. Sa farm. Okay? Ayan. Shikol ang tawag doon. Farm. Mulon din yung of course. Mulon. Me. Nakakatuwa to para sa mga gusto matuto. Salamat sa pagtuturo si Catherine. Okay? Yache. Yache. Ibig sabihin ng yache, gulay. Gulay. Kwail. Kwail. Okay? Prutas. Ayan. Kogi. Ano yung kogi? Maaring fish, maaring baka, basta any kind of meat. Okay? Kogi. 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 Ayan. Sengson. Ajima. Are you following? Nakasunod po ba kayo? Sinusulat niyo po ba? Magsulat po kayo dahil ginagarantya ko po sa inyo. Ano, kung ikaw, kapatid, ay magfo-focus ka sa ginagawa natin ito, sa loob ng 1 month, ito gagawin mo, mag-aaral ka. Sinasabi ko sa iyo, pagdating ng 10 years or 5 years mo dito sa South Korea, ikaw magaling ka na, pero yung mga hindi ginawa ito, hindi pa rin sila marunong. Okay? Aabutin sila ng 10 years, 15 years, nagkakamot ng ulo, hindi marunong sa salitang Koreano. Why?
Eh, hindi sila nag-effort. Okay? So, gusto mo tumagal dito sa South Korea? Gusto mo hindi ka nawawala ng trabaho? Gusto mong napupunta ka sa magagandang klase ng trabaho, yung hindi gaanong mahirap, okay? Tapos, wala kang problema sa mga Koreano, okay? Gusto mo ganon? Kung gusto mo ng ganon, ito ang kailangan mo. Ito ang puhunan mo, yung language nila. Hindi ko sinasabi sa'yo na dapat maging fluent ka, okay? Pero, ito kailangan mo. Lalo na may mga pwesto sa trabaho na kailangan, nakakaintindi ka talaga. Yung mga pwesto na yung tipong kung ano pa yung napakadali na pwesto. Tapos yung hindi marunong mag-Koreano, sa kanila napupunta. Doon sila napupunta sa mga mahihirap na trabaho. So, kung gusto mo nang ganun, aba, syempre, ayaw mo nang nahihirapan ka sa trabaho, di ba? Mas nakaka-stress yun. Mas nakakapagod yun. Lalo na kung hindi lang 6 days na nagtatrabaho, kundi 1 week. Pati linggo, meron trabaho. So, bibilis kukulubot yung ano mo, mukha mo. Lagi kang pagod, lagi kang stress, dami ng problema na iisip mo dahil sa pagod. Okay? So, mag-aral ng Koreano. Okay? Sengson is isda. Okay? Tak is chicken. Kweji is pork. Okay? Come here. Baby ko, yung nagbawala eh. Ayan, sige. Halika, teach natin sila. Okay? Ori. Ano ibig sabihin ng ori? Duck. Okay? Uri. Ibig sabihin ng uri, tayo. Or we. So, is baka. Mulkogi. Any kind of meat na natatagpuan sa water or sa sea. Sa tubig. Okay? Mulkogi ang tawag doon. Okay? Kudurul. Sila. Yung mga sila. Okay? Kudurul. Yung ang mga tao niyan. Okay? Kudurul. Or ku saramdul, okay, ang mga taong iyon, okay. Itchi meron, opchi wala, okay. Itchi opchi, sasabihin sa'yo meron or wala. Itchi ilichi, il is trabaho, ilichi meron trabaho, okay. Il opchi walang trabaho, okay. So, ano? Odia? Saan? Odia, saan? Odia, saan? Odini? Maraming way kung papaano tinatanong kung nasaan. So, Odia, Odieyo, Odini, Odichi? Okay. Saan kaya yun? Odichi? Saan kaya yun? Odini? Nasaan ka? Okay. Odini? Halimbawa, girlfriend mo, boyfriend mo. Odini? Itetext ka. Odini? Nasaan ka? Odia? Nasaan ka? Okay. Okay. Moksuri. Ano ibig sabihin ng moksuri? Boses. Ako, ang boses ko. Moksuri. My voice. Moksuri. Shikroyo. Shik.
Kroyo, maingay. Okay? Maingay. Sajang Puloyo. Ang tawag ka ng sajang. Sajang Malhesoyo. Sabi ng sajang nim. Okay? Malhesoyo. Diba kanina mare. Mare. Sajang mare. Malhesoyo. Sabi. Hesoyo. Anhesoyo. Hesoyo. Nagawa na. Hesoyo. Anhesoyo. Hindi pa nagawa. Hechi. Kedi. Hechi. Nagawa mo. Diba? Hechi. Anhechi. Hechi. Anhechi. Hechi. Hechi. Nagawa mo. Anhechi. Hindi mo pa nagawa, no? Okay. Hechi. Nagawa mo na, no? Okay. Anhechi. Palge boyo. Mukhang mukhang namumula. So halimbawa, uminom ka ng beer, ng soju, mukha mo namumula. Okay? Palge boyo. Palge boyo. Dami na. Hindi natin yan maubos ngayon lahat. Okay. Ujumsa. Punta ka ng banyo, CR. Ujumsa. Para mag ihi, para umihi. Okay? Ujumsa. Ilgo. Para magbasa. Ilgo. To read. Ilgo. Tama na. Bukas naman. Kyowe. Kyowe. Ay church. Hanonym is God. Okay? Otong goji? Alin ngayon? Ano nga ba yon? Alin ngayon? Alin dito? Okay? Otong goji. Tongsa. Pag ikaw ay gusto mo magbabawas ka sa banyo, yon tongsa. Yung kanina, ujumsa, iihi. Ito, tongsa. Alam nyo na yun. Okay. Pe. Pe. Peade. Peade. Ibig sabihin, tanggalin. Peade, tanggalin. Butchoyo. Butcho? Idikit. Idikit. Pasensya na kayo sa baby ko, ha? Kapatid. Flashy. 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 Ibig sabihin ng flashy ay flashlight. Flashy. Flashlight. Okay. Mangchi. Yung hammer or martilyo. Okay? So, kal. Kal is cutter. Kawi, gunting. Cha, metro. Tulja, yan, pareho yan, yung metro. Yung meter. Okay? Meter, yung panukat. Okay? And then, metro. Sregi. 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 Or sregi. Kahit tanggalin mo yung U. Sregi. Ibig sabihin basura. Sregi kamo. Sregi kamo. Ipunin mo yung basura. Okay. Poryo. Tapon. Itapon. Poryo. Poryo. Okay. Poryo. Itapon. Igo. Igo, ito. Kugo, yan. Okay. Jogo, yun. Igo, ito. Kugo,
Yan, Jogo. Yun. Imo. Tita. Choje. Yung ano yung choje, ano? Yung halimbawa, hipag mo, yan. Hipag mo, choje. Okay? May asawa ka, yung kapatid na asawa mo na babae, yan. Choje. Samchon, uncle. Kuishin. Kuishin ay ghost or yan, ulto, diba? Yongo, English, yongo, English. Nalo, heater, heater. Nalo, okay? Yung halimbawa yung taglamig, winter. Tapos sasabihin sa'yo, nalo kakwa, kunin mo yung heater, yan. Heater, merong parang itsurang electric fan, pero heater, ganun, nalo ang tawag na ito. Okay. So, mga kapatid, yan lang po muna ang ating, sa ngayon, ating mga lesson. Marami pa tayong aralin, babalikan. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na videos. Okay, meron po akong announcement sa company namin. Merong bakante, dalawa ang kailangan, malaki. At magkano ang sahod? 2.1, 2.2 million won. Jugan, yagan, merong umaga. Ang pasok sa umaga ay 7:30 hanggang 6:30 ng gabi. Tapos pag panggabi ka naman, ang pasok naman ay mula 6:30 ng gabi hanggang 7:30 ng umaga. Ayan po, yun po ang mga ano. So, sa mga bibili po ng Silk 24/7, kagaya ng mga ibang kababayan natin dito na bumibili sa akin, ayan, pinadadala po sa kanila. Ayan, ang presyo lang po niya ay 44,000 won kasama yung tekbe, kasama yung padala. Kung ikaw po ay merong mga nararamdaman sa iyong katawan, masakit, meron kang stress, mahilig ka mag... Hindi naman mahilig. Or marami kang isip, iniisip-isip ng mga problema. So, mga depression, ganyan. So, kailangan mo ng ganito. Iyan po ang tinitake ko araw-araw simula noon pa na nakilala ko yan. So, kaya nandito ako ngayon. Ayan, isa sa dahilan kung bakit, ayan, dami kong nami-memorize dahil napakaganda sa isipan yung mga nutrition na nakukuha mula dyan. Okay? Isipin mo, pinagsama-sama yung mga nutrition na nanggaling sa mga prutas at mga gulay. So, yan. Galing sa Amerika. Gawa sa Amerika. So, yan lang po mga kapatid. At saka anak ko, nakita nyo naman, ang gwapo, di ba? Poging-pogi, yan. Dahil yan sa C24/7. Okay, so... Siyempre, pag na C24/7 ka, maganda ang iyong sperm. So, ayan lang po mga kapatid. Magkita-kita po tayo sa susunod. At kung meron po kayong mga tanong nyo lang po sa akin, i-text nyo. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. God bless.